Kaya I'm so very thankful sa Panginoon talaga na nakapasok ako ng Hotel Switzerland pa at saka Davos pa. Gusto niyo bang malaman kung paano nakakuha ng work ang isa nating kababayan in less than 15 days dito sa Switzerland? Welcome back to my channel, Switzerland Pinoy Review. My name is Ferge. Kaya kayo bago sa aking channel, please don't forget to like, share, comment, and subscribe para updated ka sa mga upcoming videos natin. Tamang narinig yung mga kaibigan ay makakapanayam po natin ang isa nating kababayan na talaga namang ginawa ang lahat. Hindi lang nangarap kundi inaksyonan ang kanyang pangarap kaya siya ay narito sa Switzerland nakakuha ng trabaho sa maiksing panahon lamang. Tara mga kaibigan. Mga kaibigan, ang isi-share namin sa araw na to ay tungkol kung paano makarating ng Switzerland. Alam po namin na challenging po makarating dito pero ngayon ay makakapanayam po natin isang kaibigan natin na talagang sinubok ang lahat ng pwede niyang magawa para po makarating dito. Okay, welcome natin sa ating channel, Switzerland Pinoy Reviews, si kaibigang Francis. Hello Francis! Hi everyone! Thank you for watching. I'm Francis Palomo from Manila, Philippines. Okay, sa Manila ka talaga, wala kang province sa atin. Ah, may province po ako from Pasig, Iloilo. Oh, okay, nakarating na ako ng Iloilo. Maganda rin doon, may SM doon eh. Yes. All right. So ngayon, saan tayo ngayon, kaibigang Francis? Dito po sa Davos, sa Switzerland. Wow, ang ganda. Alam mo ba, sa mga kaibigan namin, ang Davos po, isa po ito sa skiing resort dito po sa Switzerland. Nakikita nyo sa aming background, super ganda po dyan. Okay, pwede bang kwentuhan mo kami paano ka nakarating ng Switzerland? First, ang una kong ano is nakilala ko yung kaibigan ko sa Facebook. Kasi sa hotel siya nag-work dito sa Davos. So, nagsabi siya sa akin na ipasa ko daw yung resume sa kanya tapos ipapasa niya sa HR. Tapos, pero galing pa ako sa Poland. Okay. Tapos nakakuha ako ng TRC, good for 1 year lang. Tapos, yun, pinasa niya sa ano sa HR. Tapos nag-email sa akin yung HR na magpunta ako dito sa Switzerland. Ayun, sa mabuting palad, na ano po ako na hired po ako dito sa hotel po dito, 5-star hotel dito sa Davos, Switzerland. Ang proseso lang, mga 2 weeks lang yata kasi before nag-message sa akin yung HR, lumipad ako kaagad. Tapos after kinabukasan, in-interview na ako. Sabi ng ano kasi nag-apply ako ng waiter, sabi ng HR, hindi makakakuha ng working permit ang waiter. So, ang ginawa ng HR is pinasok ako as assistant technician para makakuha ng working permit at saka declared siya. Okay, maganda yan. Ibig sabihin legit at saka may papel dito sa Switzerland. Dumating ako dito sa Switzerland is January 3. So, almost 15 days already. So, ano yung hiningi ng HR sa'yo, yung nag-email siya sa'yo? Yung na-email lang sa akin na mag-report ako this January 4 for interview. Tapos hiningian ako ng passport at saka TRC ID ko sa Poland. Okay. Pag sinabi bang TRC, ito temporary resident ID permit? Yes. Depende po. Kasi pag TRC lang, as in, pag dito ka mag-apply, ano lang siya, yung parang TNT ka pa rin. Okay. Pero depende kasi sa company na ina-applyan mo kung i-declared ka nila o hindi. Oh, okay. So maganda ito, klaruhin natin sa ating mga viewers. Ano? Mga kaibigan, yung sinasabi ni kaibigang Francis dito, hindi porke resident ka ng isang European country dito sa Europe, ay kaagad-kaagad kang pwedeng lumipat. So parang sinasabi mo, kaibigang Francis, mapalad ka kasi yung company inapplyan mo diyan sa Davos, isang hotel ano, 5-star sabi mo nga, ay ganun lang kasimple ang hiningi sa iyo. Opo, yun lang po. Kasi ginagawan talaga ako nila ng paraan para matulungan ako makapagtrabaho ko sa hotel. Para makakuha ka ng working permit, inapply nila ako sa skilled worker as assistant technician.
Ano ba ang ginagawa ng technician? Technician is yung nag-check ng mga damages ng mga hotels like mga chairs, bed, electricity, lights. Training ka ba? Napaka-iksi ng panahon mo pa lang dyan. Nag-training ka sa as technician or ano nangyari? Hindi po ako nag-training ng assistant, ng technician po. Kasi hindi naman yun ang Pinagpapin na ako forte ng mo. HR ng assistant technician para makakuha ng working permit. Yun lang ang daan para makakuha ko ng working permit at saka makapag-work sa hotel. Okay. Pero yun ba ang magiging trabaho mo for the whole contract or there's a chance na mapunta ka sa service crew as waiter? Yes. Yes. Eh, parang huhugutin nila ako sa technician pag wala masyado kaming gawa doon sa technician. Huhugutin nila ako sa service or kung saan man may kailangan ng tulong kasi Kung unang attempt mo, dininay ka. Para malaman dito natin mga kaibigan, di ba? Ano nangyari doon? Di ba sabi mo, kuya? Oo, kuya. unang araw ko pa lang nag-message sa akin yung HR, dininay ako kasi di cannot get a working permit if you are applying a waiter. Kaya sabi ko, oh my God, nalulumo ako. Kaya kinabukasan, nabiyahe ako papuntang Geneva. Tapos, nag-email ulit yung ano ng HR sa akin kasi wala silang makukuhang Local. Lokal. Kaya pinareport ako kinabukasan tapos nag-duty na. Ayan, so sabi, Yan. di ba yung time nag-uusap tayo, ramdam ko yung bagsak ng ano mo, moral. Sabi ko sa iyo, kaya mo yan. Kasi ang proseso dito talaga, kailangan talaga muna i-prove nila sa labor market or labor department na mayroong lokal. Kung walang lokal na makukuha, ay saka ibibigay sa foreign applicant na ikaw yun. Ko lang, bakit napunta ka ng Geneva? Sino ba na, saan mo natutunan na pwede mag-TNT ron? Hindi kasi yung ano ko yung agent ko sa Poland may inuupahan siya doon na apartment para sa amin kasi kami yung una niyang applicant kaya sabi niya pag makakuha kayo ng TRC doon kayo pupunta sa Geneva habang yung TRC niyo pwede niyo i-renew lang doon sa Poland. Paano ka nakarating pala ng Poland? First is nag-apply ako sa isang agent na taga Capiz. Okay. Pero nakakatakot din yun. Akala namin na unang ano namin na ano kami parang na-scam ba. Okay, Pero okay. ano talaga yung trust lang talaga sa process para ano yun. Naswertihan, nagkaroon ako ng visa, nag-apply kami sa embassy through interview, personal interview sa embassy. Yun, nagkaroon kami ng visa, yun, nabunutan kami ng tinik, akala namin na scam kami. Gaano katagal yung proseso? Actually, direct hire po siya. Okay. Napakahirap mag-ano sa embassy. Na-deny ako 2 times, kaya sabi ng agent ko, huwag kang sumuko so ha, para sa pangarap mo. Kaya hindi ako talaga sumuko hanggang nagkaroon ako ng visa, na-approve yung visa ko. So ilang buwan mo, binuno, tiniis, inantay yung mga process? Depressed. More than a year. More than a year. Eh, para doon sa mga viewers natin, baka mainganyo rin sila through agent na makatulong sa kanila para magkaroon ng stepping stone. Punta muna ng Poland or di kay Hungary or Malta, di ba? Yes. Rough estimate, magkano ba yung pwede nilang ilabas? Pa, di ba natakot ka ba kay scam yun? Oo, na-scam. Pero noong 2019, medyo mababa-baba pa yung mga ano pag-single ng mga direct hire. Pero sa ngayon, medyo tumaas na siya, maybe mga 250 to 300. Pero hindi naman mauubos yan, I think. Pero paano yung ano, isang bigayan lang yun sa agent or paano? Actually, ang pag-apply ng working permit is nung time namin is 3 gives siya. Ah, okay. Oo, 3 gives. Pag hindi ka pa makakuha na first down payment, second is para makakuha ka ng pag dumating na yung working permit sa iyo galing sa Poland, yun ka na mag-give ng second payment. After that, pag makabisa ka na, yun na yung last payment. So ano ba ang kailangan para makarating ng Poland? Baka may gustong lumipad ng Poland.
Ang kailangan is, kailangan po kung anong in-applyan nyo sa Poland, kailangan may experience kayo. Ilang years? 2 years? 5 years? 10 years? Actually, hindi naman inaano at saka hindi naman required masyado. Almost a year, basta may certificate kayo na kung ano yung work na in-applyan nyo sa papuntang Poland, wala namang problema. Kasi, at saka ang age limit is hanggang 55 years old. Okay naman ang ano sa Poland, pero pagdating kasi sa sweldo, medyo mababa siya. Kaya nagplan ako na lumipat dito sa Switzerland. Okay, certainly. Welcome. Welcome to Switzerland. Thank you, Kuya. Hindi ka ba na-require nga pala ng Deutsch or German language dyan sa hotel? Hindi naman. Mostly doon sa mga employees ng ano ng hotel is mga Spanish, Portuguese, marunong sila mag-English. Ayun, maganda, maganda. Oo. So, kaya I'm so very thankful sa Panginoon talaga na so, nakapasok ako ng hotel Switzerland pa at saka Davos pa. Kumusta ang mga benefits diyan? Yung insurance. Okay. Tapos yung kanilang pension. Okay. Sila ba nagbabayad o kinakaltas nila sa sweldo ko every month? Paano ang sulduhan dyan? Masasabi mo bang mas okay dyan kaysa Poland? Doble? Three? Yes, of course. Mas okay dito kaysa Poland. At saka pagdating sa trabaho is mas okay dito kasi medyo sa Poland kasi 12 hours, 12 hours every day. Dito 8 hours lang. Tapos weekends may pasok ka wala dyan? May every 1 week, 2 days off. Kasi sa Geneva, 25 ang bigayan ng per hour doon. Maybe close. Okay, it's okay. Ngayon, ano ang gusto mong sabihin sa mga nangangarap? Basta kung nangangarap ka, abutin mo, samahan mo lang ng dasal, basta nasa puso mo. Huwag kang huminto ng pangarap. Katulad ko din na dati, sabi ko, kaya, paano kaya ako makarating ng Switzerland? Kaya nagdasal talaga ako na makatagpo ng isang tao. Ayun, binigay sa akin ni God si ate na siya yung instrument para makarating dito at makapagtrabaho dito sa Switzerland. Actually, isa mo akong follower sa YouTube, Kuya Ferns, kaya nag-message ako doon sa YouTube na yung in-upload. Doon tayo nagkakilala first time. Of course! Kaya every time na mag-upload kayo sa mga about dito sa Switzerland, nanonood talaga ako kasi diyan ako kumukuha ng mga hints kung anong dapat kong gawin bago ako pumunta dito. Salamat naman. Kasi baka joke-joke lang yung iba, no? Ganyan natin sa ating mga kababayan ngayon na sabi mo nga, huwag huminto, magdasal, at saka maging positibo lang sa buhay at higit lahat, aksyonan. Kasi katulad sa'yo, kung hindi mo inaksyonan yung dream mo, walang nangyayari talaga sa'yo. Yes, true. Train ka ba by plane? By train. Ilang oras? Poland, 12? 12 hours. Okay. Tagal ano? Papunta dito, mga 2 hours din, 14 hours. Saan ka ba nag-drop? Poland to Paris ka ba or direct na dito? Poland to Germany, Germany to Soritz to Davos. O yun, malakas din ang loob mo, no? Of course, kahit di ko alam. Hala, sige, malakas para sa dream. Yan ang gusto ko marinig sa'yo. Talagang kahit hindi mo alam ang lugar, talagang travel ka ng travel. Kasi lalo na, mayroong mga stopover yan, di ba? So, magkano bang pamasahe mula Poland hanggang Germany? Or in all, lahat ginastos mo, makarating ng Zurich? 300 something euro. Maraming salamat, Francis, sa experience mo dito sa Europa, from Philippines to Poland, then Poland to Switzerland. Kabatsmate ko, mga friend ko dyan sa Poland. Hi! At saka pamilya ko dyan, Palomo family sa Iloilo and Manila. Hi! Thank you!